Ate, pumasok na kaya ako sa loob. Gusto kong malaman kung ano nangyari kay Bradley. Diana, hayaan muna natin sila. Lalabas naman sila kung... Okay na si Bradley. Gising na siya. Sabi ng doktor eh, overfatigue lang daw. Sabi naman sa'yo eh. Siyempre, malakas yung idol ko eh. Pwede ko po ba siyang matignan sa loob? Papahinga kasi. Yan ang bilin ng doktor eh. Mamaya siguro. Hindi ko siya istorbo, hindi titignan ko lang po siya. Pero mamaya na lang kasi kailangan magpahinga. Tito, sige na naman po. Mas lalo akong mag-aalala sa kanya kung hindi ko siya makikita eh. Kamusta ang BP niya, nurse? Medyo nag-normalize na po siya. That's good. Please keep going. Bali, based sa history na sinabi ng daddy mo sa akin, yung nangyari sa'yo kanina, symptom siya ng sakit mo. Sakit? Ano pong sakit ni Bradley? Kaya po palagi siyang na-hospital? Ano po bang sakit ni Bradley? Doc? Simple naman yung sakit niya. Among other things, mababa lang ang potassium niya, kaya lagi siya nagpa-pass out. Pero there's really nothing to be worried about. Excuse me po. Salamat po. Salamat, Doc. Diana, are you still worried? Narinig mo may doctor, di ba? Perfectly fine. Ikaw naman kasi, lagi kang nagpapagod. Dapat siguro lagi na kitang bantayan para hindi na maulit sa'yo yan. Diana, di mo na kailangan gawin yan. Look, I'm strong and I'm okay. Lalo na ngayon. Magkasal na tayo. Aba, nakuha mo pa magbiro, ha? Eh, paano yan? Kasal tayo, may sakit ka naman. Paano ko? Ayusin mo muna kasi ang sarili mo. Hindi porket malakas at bata ka pa, hindi ka natatamaan ng sakit. Health is wealth, Bradley. Mabuti nga, yan lang ang nangyari sa'yo eh. Paano kung lumala yung sakit mo? Sige, magpahinga ka muna.